kahit noong pumalo pa lang ang unang linggo ng lockdown noong March 2020, ang isa sa mga naging nakita naming challenges ay kasi kung makikita mo, ang DNA ng programa, umiikot kami sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa, sa iba't ibang restaurant, talaga may traveling involved. And that entailed, of course, going out, riding a van, riding planes, riding ships, and talagang going to those areas, talagang physically. Yun ang isa sa mga pansamantalang tinanggal ng pandemya sa amin. Hindi tayo makabiyahe, hindi tayo makalabas agad-agad. Kasi, of course, for safety reasons, hindi ba? And salamat sa teknolohiya, salamat sa wifi, salamat sa innovation at sa creativity ng aming Pop Talk team ay nagawa naming i-pivot to turn the tables around, diba? Literally and figuratively, and create episodes virtually. And ang nangyaring ang ginawa namin, of course, dahil uso na rin naman ang delivery ngayon, boom na boom ang delivery ng food sa mga tahanan, we would go to a certain place sa GMA, ginagawa namin, nagpupunta kami sa GMA, yun ang aming ginagawang Pop Talk headquarters, and ipinapadeliver namin ang mga pagkain ng mga restaurants na aming nire-review doon sa aming headquarters. Maging sa ating mga reviewer na nasa kanilang kanya-kanyang mga tahanan, ipinapa-deliver namin kasi una tigit sa lahat safety ng bawat isa ang aming isinaalang-alang and of course quality content, kailangan quality content pa rin, and more than ever truth sa aming ipinapakita. Kasi servisyon totoo natin yan eh. Naintindihan namin yan. We signed up for this. It couldn't have arrived at a more opportune time na mag-create ng episode na ganito, ng episodes na ganito. Kasi now more than ever, they need to tell the truth. They need to know the truth. We need to tell them the truth and give them good episodes kasi gusto nilang di pa rin mapipigilan ng Kapuso foodie eh. Diba? Interest natin yan lahat eh. Ang pagkain. Kaya isa rin yan sa reason kung bakit hanggang ngayon, anuman ang aming format, anuman ang aming konsepto, tinatanggap ito ng mga Kapuso viewer natin. Number one pa rin siya. Kasi interesado ang lahat sa pagkain eh. So it's up to us lang talaga to be very creative and innovative and mabilis mag-adjust at mag-adapt kasi pabago-bago ang ating protocol, ang ating guidelines, travel advisories, pagbago-bago ang ating ang ating sitwasyon. So kailangan talaga every episode nami-meeting ang aming mga ang aming pamunuan para every episode may bagong adjustment na pwedeng gawin at innovation.